sino sa ubo kasi. Pero, hindi pinaturo ni Damaso ang ganito. Buti naman sa mga marami siya. Dito sa anak ni Corazon, na para ng isang tawag dito, a false prophet teaching false belief, unscriptural. Gusto nang gawin ng Diyos ang kanyang nanay. It can never be. Man will be man till the end, and God will be God till the end, and angels are angels till the end. Wala pong tao, kahit yung bata na namatay, ano yung paniwala natin? That's the general belief. Haka-haka lang po yun. Kwentong kotsero. Pag ang bata daw namatay, nagiging angel. Sino nagsabi? Paano mo nasabi? Ang sasagot sa iyo yung Bible. Ang bata, pag namatay, hindi po magiging angel. Kung ano siya, yun yun. Tao siya, tao pa rin. Kita ninyo, mga kababayan, hindi pwedeng yung bata, kasi bata, naging angel na siya. Most of us, mga kababayan, pinaniwala ng mga kwentong kutsero. Until now, kahit anong taas ng pinag-aralan, naniniwala sa ganon. It's Bible Day, mga kababayan. Time for us to search for the truth. Yun ang aking encouragement po sa inyo. Magandang umaga po, Manoy Dan. Marabillas in family, God bless. Elvira Girian, Nordhagen, Teresita Grisan Sits, hello, watching from Australia. Susan Wanola Vitog, already shared. Will Ocampo, 239 sir. Ilan na ba? 496 na, lumampas na nga, ano, 500. Share po ninyo nang i-share para dito po, marami tayong may i-share sa inyo mga truths, hindi lies. Mildred Frago Rualio, mali kasi ang pananaw natin sa diktador dahil na-brainwash tayo ng media. Sa totoo lang, may good effect ang diktador, lalo na at magaling ang presidente. Kaya nga, ano yung pigsamay-samay? Ayon, lagi nilang tinatawag na diktador yung ating Pangulo. Let it be. Let it remain as that. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, they labeled Marcos as dictator. Wala sila sa kalingkingan ni Marcos. Di ba? Ang galing ng diktador na si Marcos. Lahat ng mga projects, mga kababayan ng diktador, itong mga nag-accuse kay Marcos na diktador, nagkikinabang sila sa ngayon. Si Panot nga, saan niya ginagawa yung mga activity niya noong siya ay presidente pa? PICC. Sino ang magpagawa noon? Si Marcos. You see? Pag pumuntang, ano, Leyte, saan sila dumadaan? San Juanico Bridge. Sino ang magpagawa noon? Si Marcos. Bakit tayo may mga planta ng kuryente, geothermal, hydro, coal, powered, lahat? Sino nagpagawa? Bakit tayo ganito? Si Marcos. O, punta tayo. Bakit tayo may pabahay, may pag-ibig? Na pinalitan nila ng mga pangalan para hindi maalala si Marcos. May pag-ibig fan po si Marcos ang author. Bakit kayo tumatanggap ng 13-month pay Christmas bonus
sino yung author ng labor laws? Si Marcos. Mga walang yang to. Bakit sila naghinabang sa MRT? LRT na yung mga binili, kumita sila, hindi na pakinabangan ng gobyerno. Sino yung author ng MRT, LRT? Si Marcos. Diktador, mga kababayan. Ngayon, ang ating diktador, tuwang-tuwa naman yung mga mamamayang Filipino sa nililabel nilang diktator, President Duterte. Kung hindi anya sa diktador, ngayon lang ito nangyari. Nakaapak uli kami sa baybayin ng Manila Bay na walang basura na naapakan kami in just one day because of the order of the dictator. Mabuhay ang diktador! You see? Yung Boracay na nabulok na, mga kababayan. Bulok na, bulok na. Pinakialaman ang diktador. Malinis na rin. Mabuhay ang diktador. Pero ang paglilinis po, mga kababayan, will continue. Yung mga establishments na hindi natitinag ng mga salot kasi kaalyado nila, mga oligarchs kasi. Ngayon, mga kababayan, ano yung kamas-kamas? Nagmamadali sila to comply with the order of the dictator because of the issuance of the cease and desist order. Kung hindi, sarado sila. Kasama po yung SM Group of Companies. Kita ninyo? Pati pala yung SM, kung saan kami galing the other day, pumunta kami doon, laki-laking MOA. Kasama pala yon sa nagpopulyot sa Manila Bay. Yung aristocrat, kumain ba tayo namin? Kumain kami doon. May lumitaw na kwento na yung asawa ni Bam, ni Pagpag, yan pala may-ari ng aristokrat. Nagpupulyot, mga kababayan. Sa Manila, be. Walang imig si Pagpag. O, asa na yung otso diritso? Di ba kayo mag-i-initiate ng inyong clean-up operation din? Kung hindi kayo mag-i-initiate, kami ang mag-i-initiate. Our next target for our clean-up drive will be in May. And our target is the Senate and the Congress. Lahat ng pollutants, lahat ng basura, mga kababayan, in the Senate, itatapo namin sa trash can. Otso diretso sa kangkungan. Sabi ko sa inyo, yung pangulo natin nandun sa hulo-sulo, wala man lang sa inyong sumunod doon. Si Lugaw, sabi niya, si Lomi, yung staff ko niya, nakamonitor, ano man niya yung pangangailangan ninyo dyan, tulad ng dito. Handa kami. Talaga, handang-handa. Handa kami na tumulong. The best yung press release. Mema lang, sabi nga, ng mga netizens. Ano nga ang mema? Hindi pa alam. Mema sabi lang. Natutunan ko yun. Akala ko kung ano yung mema. Ay, oh, mema. Natutunan ko yun. Nabasa ko doon sa... sa comment ni ano ni Amy Marcos for senator Mema. Hindi ko updated siya sa mga si Amy Marcos, mga kababayan, updated sa mga pananalita ng new generation. Kung hindi ko 'yun nakita, hindi ko maintindihan. Ano, Mema sabi lang.
Fundraising kayo. Contribution po kayo. Ipadala ninyo sa family ng mga nangamatayan para ma-augment yung tulong na dinala ng ating Pangulo. At least, may pakinabang kayo, hindi yung mema kayo. Mema dito, mema doon. May masabi lang kayo. Nakakaya kayo. Wala na kayong naitulong, mema pa kayo ng mema. Daldal kayo ng daldal, ng kung ano-anong walang kakwenta-kwenta. So, sino to? So, sabi ko sa inyo, mga kababayan, na ito yung nakakalungkot, pero bigyan ko kayo to balance the story. Bigyan ko kayo ng magandang kwento. Ito po yung standing ng ating Pilipinas. Anyway, kayang-kaya ito ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, gira tayo. Eh, sige, gira. Linockdown na yung mga exits doon sa ano. Ngayon, huwag nating pakikinggan yung mga sisigaw na naman na itigil ang patayan. Alam niya. Paano nga titigil yung patayan kung may pinapatay sila? Di man pwedeng nakanganga tayo. Sabihin niyo yan, hindi sa ating pamalaan. Because this government has the responsibility. Has that to protect. The obligation to protect its citizens. Di man pwedeng nakanganga. That's the reason we have the Armed Forces of the Philippines. Kung kayo'y sisigaw ng itigil ang patayan, pagsabihan ninyo yung nasa likod ng bombing, yun po ang dapat ninyong gawin. We have the Armed Forces of the Philippines. Armado sila, they have the arms. Why? Just like the angels in heaven, they have the sword. And every government on earth existed, mga kababayan, because it was allowed, established by God. And they carried a sword, as I was saying to you, not in vain. They're allowed to carry the sword to protect the people. It is a divine order, it is a divine command. Mga kababayan, so that pag gumamit ng sword yung ating pamalaan, ang ibig sabihin nun, nasa tama ang ating pamalaan. At itong nagkukuntra sa ginagawa ng ating Pangulo, ordering for an all-out war, sila yung nasa mali. They are on the wrong side. Mga kababayan, para malinaw, and that is in the scripture. Kung gusto ninyo, itong mga gunggong na to, para mabuksan ang inyong isipan, buksan ninyo yung ano, huwag i-display. Yung Bible, buksan ninyo, basahin ninyo. O kung hindi, dito, para madali ang pag-search, i-search ninyo kung anong topic, lalabas lang kung anong verse. Ganun yung ginagawa namin. Kasi kung yung Bible mismong yung book, mahirapan kayo. Mahirapan kayo. May search engine tayo. By the way pala, nakalimutan ko kanina, dapat kanina ko po ito sinabi. Pag may mga dilawan po na nakikita kayo, mga trolls sila, i-block na ninyo po. I am requesting nyo na i-block na ninyo para hindi makapamirwisyo sa live streaming natin. Kasi sila po yung nagmamas report sa Facebook, attacking us. Hindi na natin mababago yung mga utak niyan kasi naka-design sila, doon sila kumikita. Pag hindi nilang ginawa, wala silang kita eh. Di ba? So hindi mo pwede pagsabihan kasi they're so aware ng kanilang ginagawa. Their mission is to attack, destroy us. Bar us from telling you, spreading the truth. Doon sila kumikita. Kaya pag nakakita po kayo, mga kababayan, that's my appeal to you, ng troll,
Kikita naman ninyo, walang mga mukha. Ah? Gawin po ninyo, i-block ninyo agad. Ayos? Ayun ang pwede ninyong maitulong sa akin. Ngayon, to continue with our discussion, dito po tayo, mga kababayan, sa good news, sabi ko sa inyo, ito yung dapat na sinishare. Sinishare man lang ng mga nasa mainstream media. Kasi tayo po, mga kababayan, bombarded tayo ng mga kung ano-anong mga masasamang balita. Wala tayong magkukuha dyan sa mga masasamang balita. Pwede mong ibalita rin. Kaya lang, wag tayong mag-focus doon sa mga masasama. alam natin na ang kasamaan will continue till the end. Pero wag tayong mag-focus doon. Kaya nga yung turo sa atin, ang ganda ng Bible eh. Relax daw tayo lang. Do not be troubled. Huwag mabahala. Kaya nga ako, pag-iti-ngiti lang despite of this. Kasi, relax. Huwag mabahala. Tularan natin yung mga kapatid nating Israelites. Tayo mga lost tribe tayo ng Israel. Huwag tayong pasisindak dito. Sanay tayo. Tayo ang original people, inhabitants of the world, inhabitants of the earth. Tayo, di ninyo nakikita sa pagmumuka natin? O tayo ang original? This is the land of creation. Lahat na ng events that happened in the world, na-experience natin. Alam ba ninyo yan? Hindi natin nalaman kasi dinilate sa ating memory ni Damaso. From the story of creation, dito nangyari sa atin. So, masanay po tayo, just like our brothers in Israel. Doon yung mga kababayan, pagsabog, sabog dito, ulan ng ano, ang tawag doon, mabuti doon, may Iron Dome. Yung missile, hindi pa bumabagsak sa ground, pumuputok na kasi sinasalubong ng the Iron Dome. Galing nila, no? A blessed country. Pag may sumabog, maya-maya yan. Siyempre, pag sumabog, takbuhan. After several minutes, balik uli. As usual, mga kababayan, balik sila sa trabaho. Kung anong ginagawa nila, ganon sila kasanay. Ganon. Ganon din po tayo dapat. Huwag tayong matakot. Fear not, mga kababayan. So yun po ang dapat nating ginagawa.